Okay? So, alam na natin yung, so actually, naintindihan na siguro natin yung Hooke's Law. So, concentrate muna tayo dito sa Young's Modulus or Modulus of Elasticity or Elastic Modulus. Okay? So, actually class, ang Modulus of Elasticity natin or yung slope ng shear strain, shear and strain diagram natin. Okay? So, let us say, technically, itong E, okay, lagay natin dito, ha, yung E, okay, ito, yung slope na E, E is the slope of shear, okay, the slope of, no, this is strain diagram. Okay? Actually, hanggang doon sa proportionality limit. Okay? Hanggang sa proportionality limit lang siya. Kapag nag-extend ba yan, hindi na yan proportional. So, but somehow, sa ating, pag-solve natin, ina-assume natin na instead na bababa siya, linear lang siya na linear. Okay, ganyan. Para safe tayo. Okay? Instead na actually ganito yung behavior ng materials natin, any type of material, especially homogeneous, okay? Instead na ganito yung actual niya, kinoconsider natin na linear lang siya hanggang dito, okay? Okay? Linear na linear siya, okay? Ina-assume natin sa solution natin na ito talaga na continuous yung pagiging linearity niya in situations nagka-curve back siya. Okay? So, ina-assume din natin na hindi aabot sa punto na kung saan is babagsak yung materialis natin. So, yun yung unang assumption natin kapag nagsusolve tayo ng problems regarding as stress and strain na proportional sila with each other, and then that slope of their proportionality is constant, and that constant is Young's modulus or elastic modulus. Okay, so ito ang kino-consider natin sa solution natin. Okay, So, dahil ito yung, ito yung formula natin, pwede nating insert yung mga previously natin natutuhan na mga formulas. Okay? So, since ito, stress is equal to modulus of elastic modulus times strain epsilon, so let us say na i-transform, we know that the stress natin is equal to P over A, considering na yung force natin na in-apply is P. Okay, para hindi tayo malito, consider nyo na lang na si P is yung force natin. It may be, okay, so then E times E, okay, so therefore si epsilon natin is equal to P over E. So another formula naman na memorize nyo maliban dito at maliban dun sa previous formulas na pag-aralan natin, and we all know that epsilon or the strain is equal to the deformation over L. So, equal natin dito. Substitute. So, we have the deformation over L is equal to P over E. Okay? So, anong gagawin natin? We multiply both sides by L. So, mawawala yung L natin dito. Makupunta dito. So, therefore, makuha natin itong formula. PL over AE. Okay?
So another, so this is the formula for strain in terms of force and cross-sectional area and E. And then ito yung formula natin for deformation in terms of force, length, cross-sectional area, and elastic modulus. Okay?